Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening, at ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Magpakailaman. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat na ating Magpakailaman for today is Bostat Kasama Kita. Ang kwentong ito ay isang love story ni na Aurelio at Menchie. Nung buhay pa ang tatay ni Aurelio, ay meron siyang isang kasintahan na 8 years sila na ang pangalan ay Lisa. Ngunit itong si Lisa ay parang nagsasawa na at parang ayaw na kay Aurelio. Kaya sila nagkakahiwalay dito. At dito namang si Menchie ay meron ding boyfriend na nasa French na foreigner at ang pangalan nito ay Jeremy. So, itong foreigner naman ay nung nag-search ang kanilang mama at papa, ang kanyang dad at kanyang mama at yung mga kapatid nila about kay Jeremy, ay nakita nila na hindi makapunta si Jeremy sa Philippines dahil nga nandun pala sa Japan at merong kasama at merong kayakap na babae. So, nasaktan masyado itong si Menchie at umiyak siya ng umiyak dito. And then ito namang si Aurelio ay yung kanyang ama ay kumakain noon ng isang hipon, and then maya-maya ay inatake ito dahil hindi makahinga at merong hindi makahinga yung hangin niya sa utak kaya namatay ito. So habang siya ay nagluluksa ay ito namang kanyang girlfriend ay hiniwalayan siya dito kaya nung pagsakay niya ng bus ay nun din, yun din ang pagsakay ni Menchie. Nagkasabay sila sa pagsakay and then nabangga pa niya itong si Menchie at nagalit pa itong si Menchie. So yung nakatayo kasi si Menchie, so yung bakante na yung upuan ay nakauna si Aurelio sa pag-upo doon sa upuan. And then nakita naman ni Menchie na merong bakanting upuan, so umupo na din siya doon. Tapos yun na nga, at parang itong si Aurelio ay umiiyak, tapos binigyan naman ng panyo nitong si Menchie. And then biglang parang nag-break bigla yung bus na kanilang sanakyan, kaya parang na ano sila, parang na bunggo ganyan. So, ito namang si Menchie ay kumakain ng pagkain tapos natapon doon sa damit ni Aurelio. Kaya nagalit itong si Aurelio dahil nga bad mood siya that time dahil namatayan pa siya ng ama at hiniwalayan pa siya ng kanyang kasintahan na si Lisa. So, ayun na nga, at parang nag-aaway sila dito, parang nagkairingan sila dito. And then merong nangyayari na parang may nangyayari sa bus kaya pinahinto yung bus at tsaka pinalabas silang lahat dito. So nag-abang na lang sila ng another bus. And then habang nakaupo itong si Menchie at si Aurelio, may tumawag kay Aurelio, tapos yun na nga, at parang itong si Menchie ay nainis kay Aurelio dahil nga ang sungit, Mr. Sungit ang tawag niya dito dahil ang sungit-sungit daw ni Aurelio. At habang tumatawag si Aurelio ay ginaganyan-ganyan niya. Hello pa, mabuti naman. Bale,
sinasabat-sabat niya. Pero nung nakarinig siya na okay naman daw na ang libing ng kanyang ama, so doon na siya parang kumalma. At lumapit siya dito kay Aurelio at humingi siya ng tawa dito dahil hindi naman daw niya alam na namatayan siya ng ama. So kasabay, sinabi naman ni Aurelio na nagluluksa pa siya sa kanyang ama at sinabayan pa ng kanyang girlfriend na hiniwalayan siya. Kaya parang bad mood siya. So humingi din siya ng dispensa kay Menchie. So humingi siya ng number dahil inaya niya itong si Menchie na kakain na lang para makabawi sa kanya dahil sinusungitan nga niya itong si Menchie. Pero meron pa daw ang ginagawa si Menchie. Meron pa siyang gagawin. Kaya hindi na lang muna sila kakain. So, ang ginawa ni Aurelio ay kinuha yung number niya. Baka sa sunod na lang daw sila kakain. So, ayun na nga. At meron ng contact si Aurelio dito. At umalis na din si Menchie. So, naisipan ni Aurelio itong si Menchie doon sa kanilang bahay. Habang siya ay nagumuguhit. Gumuguhit kasi si Aurelio dito. Kaya naisip din niya ang kanyang ama, tapos sinabi niya bigyan daw siya ng sign. So pagtingin niya sa isinulat niyang papel na sa number ni Menchie, ay pagbaliktad niya ay yun pala ang resibo sa funeral. Sa funeral, so siguro yun daw ang sign para ligawan niya itong si Menchie. Para sa kanya yun si Menchie. So yun, at pinush niya yung kanyang sign na nasa isip niya. So niligawan niya si Menchie, pumunta siya sa bahay nila. Pero itong si Aurelio ay kinikwento na niya sa ama na ni Menchie. Kinikwento na ni Menchie sa kanyang ama yung about kay Aurelio na mabait daw. Tapos lumalabas na din daw sila. Balin, kumain na sila sa labas. And then yun na nga, at itong si Aurelio ay bumisita kay Menchie at nagdala ng flowers dito. Pero itong si Menchie ay ayaw niyang ligawan pa siya dahil nga nasaktan na siya sa kanyang boyfriend na si Jeremy. Kaya parang ayaw niya munang magpaligaw dito. So inatsyuperan niya itong si Aurelio at pinalis dahil nga ayaw daw niya. So hindi daw pwede na maligaw si Aurelio. So umalis naman si Aurelio at itinapon yung bulaklak na kanyang dala dahil sinauli nga ni Menchie. Tapos nakita ng kanyang ama ni Menchie na itinapon yung bulaklak at sayang daw, tinuruan siya dito na huwag susuko agad dahil parang magaana daw yung loob sa ama ni Menchie sa kanya. So yun na nga, at parang nabuhaya ng loob itong si Aurelio dito, at kaya lagi siyang tumatawag kay Menchie. Pero itong si Menchie ay hindi niya sinasagot itong si Aurelio. Nire-reject niya yung kanyang tawag. Hanggang sa basta how many times na siyang tumawag kay Menchie dito at hindi talaga niya sinasagot. At dinidelete pa ni Menchie yung number niya dahil nga baka nga sasaktan lang siya ni Aurelio. Tsaka malayo yung gap ni na Aurelio at ni Menchie dito. Malayo ang kanilang gap sa edad. So parang mas ahead ng edad or mas magulang itong si Aurelio kaysa kay Menchie ng ilang taon. So yun na nga, at tumatawag pa rin itong si Aurelio kay Menchie nung nasa bus siya, yung dinilit niya yung number ni Aurelio dito. So tumatawag pa rin dito. So yun na nga, at parang nakulitan ni siya dito kaya sinagot niya at sinabi niya na wag ka na nga tumawag sa akin, bali ano na naman, bali hindi na naman niya binigyan dito ng chance. Pero itong si Aurelio ay prosigido talagang ligawan itong si Menchie hanggang sa ayun palang bus na sinakyan ni Menchie ay katabi lang pala ng bus na sinakyan ni Aurelio. Kaya bumaba itong si Aurelio, tapos tinawag niya itong si Menchie, baba daw siya, pero hindi bumaba si Menchie. Pero nung lumakad na sana itong si Aurelio ay biglang nag-stop yung bus na sinakyan ni Menchie at bumaba itong si Menchie at tinawag niya si Aurelio, at yun na nga, nagyakapan na sila. So naging boyfriend at girlfriend na sila dito.
Kaya lang, ang problema nila ay lagi silang tinitingnan ng mga tao at kinukutsa ng mga tao dahil nga tinatawag sila na mag-ama or kundi magtito dahil nga sa laki daw ng gap nila. Hindi naman sinabi dito kung ilang years yung gap nila. And then one time ay, at ito namang kapatid, dalawang kapatid ni Menchie at saka yung kanyang ina ay parang ayaw kay Aurelio, hanap daw dapat siya ng mas bata pa dito. Pero yung kanyang ama, gusto naman niya itong si Aurelio. So, nung pumunta sila ng bar, and then merong mga komedyante or mga comedy na mga komedyante nga, ay kumakanta, tapos tinawag si Aurelio dito, tapos sinabing, ang ganda daw ng kasama ni Aurelio at tapos ang ganda daw nilang mag-ama. So mag-ama yung tawag sa kanila at itong si Aurelio ay parang nadismaya. So umalis sila doon at parang malungkot itong si Aurelio dahil nga palagi silang napagkamalang mag-ama or mag-tiyo. And then yun na nga at parang kinukomfort siya nito ni Menchie na pabayaan mo na lang sila, ako naman yung girlfriend mo. Tapos mahal na mahal daw siya ni Menchie. So doon naman sa kanilang bahay ni Menchie ay napag-usapan din naman nila si Aurelio at sinabi nga ng kanyang ina na hahanap na lang daw siya ng bata dahil chinichismisan na daw sila ng mga kapitbahay dito dahil nga sa kanilang edad. Tapos, yun na nga, at mga chismosa daw, meron daw mga chismosa sa kanilang kapitbahay, kaya kung pwede daw, hanap daw sila ng, hanap daw si Menchie ng mas bata. Ay, narinig pala ito ni Aurelio dahil pumunta si Aurelio at bigla itong umalis at buti nila ang nakita ito ni Menchie. Kaya nilapitan niya ito, nilapitan ni Menchie si Aurelio at sinabing, pabayaan na lang daw yung kanyang mama dahil hindi naman daw sila ang magsasama. Tapos yun na nga, parang na-discourage na itong si Aurelio at kaya parang sumurrender na siya. Hindi na niya pinaglaban ang kanilang relationship kaya nakipag-break siya dito kay Menchie. At ayun na nga, sabi ni Menchie, babalik ka nung umalis na si Aurelio pero hindi bumalik si Aurelio dito. Tapos yun na, naging malungkot na naman itong si Menchie habang nanood siya ng cartoons pero umiiyak pala siya. Tiningnan siya ng kanyang ina at ama. At yung kanyang ina ay nagsasorry dahil nga kung hindi daw siya nagsasalita about doon, hindi siya marinig ni Aurelio dahil daw sa kanya. Pero sabi naman ni Menchie, ay hindi ikaw ang may kasalanan, si Aurelio yung sumuko daw. So yun na nga at doon sa bahay nila ay parang wala nang gana itong si Aurelio. Parang hindi na siya natatrabaho, natutulog na rin siya, tapos malungkot siya. Tapos yun na nga at pinagsabihan siya ng kanyang eldest sister. Sinasabihan siya at minaway siya dito nga na hindi daw masaya yung kanyang ama kung nabubuhay pa sa kanyang ginawa. Dapat ipaglaban daw itong si Menchie. Kung ano daw yung nasa naramdaman niya, dapat ipaglaban daw niya. Tapos ito namang si Menchie dahil nasaktan nga siya kay Aurelio, so nakadecide siya na pupunta na lang sa Canada at magiging caregiver na lang dahil caregiver kasi siya. Tapos yun na nga, nakadecide na siya na pupunta sa Canada. Tapos nalaman niyo ni Aurelio, kaya dali-dali siyang pumunta kina Menchie or meron kasing taxi na sinakyan ni Menchie, kaya hinabol niya ito. At nasagasaan pa siya dito. At yun nga, lumabas si Menchie at sinabing, anong ginagawa mo dito? At humingi ng sorry itong si Aurelio para makipagbalikan dito kay Menchie. At sinabi naman ni Menchie ay, niligawan mo ako at sinagot kita, pero sinaktan mo din ako, iniwan mo din ako, at ngayon babalik ka. So yun, umalis na itong si Menchie, pero walang nagawa si Aurelio, at sigaw siya ng sigaw na, Menchie, babalik ka, ganyan. Tapos, yun na nga, at doon na sa kanyang workroom, itong si Aurelio, itinapon niya yung libro ng kanyang tatay na merong mga ano doon. Pero importante yung libro para sa kanyang itay. At itinapon niya. At yun ang nabuta ni Menchie at sinabing, ba't mo itinapon yan? Importante kaya yung libro na yan. Ganyan.
Tapos yun na nga, at nagkabalikan na sila dito. So masaya na sila dito, tapos yun na nga, at naging okay na yung kanilang relationship at nagkatuluyan sila. So nagkaroon sila ng dalawang anak. So yun lang guys ang ating storytelling for the Magpakailaman for today. Hope you enjoy my storytelling, and that's all. Thank you.